Maing adlaw mga higala. Sa dami-dami ng rape cases na itinulog sa amin, alam na namin ang iba't ibang circumstances ng krimeng ito. Pero itong rape case na ibabahagi namin sa inyo ngayon, iba ito. Ang rape case ay isang heinous crime. Ayon sa batas, ang heinous crime ay ubod ng sama. Extremely evil. Kaya nga death penalty ang katapat ng rape nung meron pang Republic Act 7659. Now, kung ang rapist ay close relative ng biktima at paulit-ulit na nangre-rape ng mga kamag-anak, 7 years old, 12 years old, 20 years old, hindi ba dapat kabatayan ng parusa? At kung siya ay mataas na opisyal ng gobyerno, hindi ba lalong dapat siyang bitayin? Kung ang same rapist na sinasabi namin ay ministro ng simbahan, isang ordained pastor, anong masasabi nyo? Kung ang rapist dito ay isang ambassador, yes, ambassador, laban kayo? Mr. Ambassador, finger your dice the way you did it to your victims. After all these years, palaban na ang mga biktima mo. And all the way ay kasama nila ang isumbong mo kay Tulfo. Kami niloloko mo, gusto mo namang maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Ano bang nakapain ninyong OFW sa Korea? Sabi ko, this must stop. Alam nyo ba namin kita na may tsura mo eh. Pero ang problema, hindi ko rin kilala ang nanay mo. Ang kapitan at saka yung kagawad ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Kinapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Ang rapist at ang kanyang mga biktima ay kabilang sa isang closely knit clan sa Salcedo, Eastern Samar. Siya ang pride ng kanilang angkan. Mabango ang kanyang pangalan. And he is proud of it. Let me introduce myself to welcome each one of you. My name is Bienvenido, meaning welcome. Siya ay isang estudyante ng theology sa Mountain View College, isang eskwelahan ng Seventh-day Adventist sa Bukidnon sa Mindanao. Nang paulit-ulit siyang gahasayin ang kanyang pamangkin, tawagin natin siyang Rose. It was the summer of 1977. Bakit ngayon ka lang nagreklamo? Eh kasi nga po, alam niyo naman yung ano natin dito sa, lalo dito sa Pilipinas, na yung you are silenced dahil out of shame, out of yung fear, kaya hindi ako makapagsalita. Oh, mahirap talaga kasi, lalo na sa culture natin sa Pilipinas, yung culture of silence. Na napipilit lang kang manahimik. Kung sa akin rin lang naman, wala na, dadalhin, I could take this to the grave para na lang sa katahimikan ng lahat. Katahimikan ng lahat. Ang ibig sabihin ni Rose, katahimikan ng kanilang angkan. Hindi dapat nagkakaiskandalo. Ang rapist niya ay bunsong kapatid ng kanyang tatay who studied at the Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite, and went on to become a pastor. By some quirk of fate, ang rapist uncle niya ay naging ambassador ng New Zealand sometime in 1999.
isang presidential appointee. Malakas daw siya eh. Every change ng ano, malakas siya. Malakas daw siya ngayon kay ano, kay Duterte. Lahat ng ano. Actually, pumunta si Rose sa aming opisina, hindi para isumbong ang nangyari sa kanya 44 years ago. Pumunta siya dahil sa kanyang anak na si Joanna. Ang nilireklamo ng anak ko ay the same person na nagbiktima sa akin. Dahil na nahimik lang ako sa out of ano, shame and fear. Malaman ko na yung anak ko ay isa rin palang nabiktima niya. Kailangan suportahan ko yung anak ko. Tama ang narinig nyo. Kung sino ang nang-rape kay Rose, siya rin ang humalay sa kanyang anak na si Joanna. At that time, si Joanna ay between 7 and 8 years old pa lamang. 7 and 8 years old? Yes po. Between 7 and 8 or? Yes po, between 4 and 8. Mm-hmm. So his anong father, ginagawa sa iyo, ha? You know? Can I say, he was... I'm sorry. Huwag mo nang pagpatuloy. Ano yung RA 8353 o ang anti-rape law of 1997? Yan ay inamintila yung dating Article 335 na revised penal code. Aha. Ibig sabihin dito, dinagdagan nila yung mga elemento ng rape cases. Oh. Oo, kaya dito sa bagong batas na ito, maski yung lalaki pwede na idimanda ng rape. Ah, yung halimbawa yung bakla. Yes. Oh. At saka dito, dinagdagan pa nila na yung mere insertion of the finger to the vagina of the woman constitutes rape already. Gaya ng ina, inilihim ng anak ang pangahalay sa kanya. Na bulgar lamang yon by accident, nang kumustahin ng isa nilang kaibigan, ang ambassador na relative nila. She started crying. Nag-ano ako na... Na-ano ako, nag-hysterical ako. So by accident, gano. So you kept it bottled up for many years, di ba? Parang natitrigger na po ako actually na... 10 years, 7 years old, more than 10 years. Anong epekto nito sa biktima, yung rape victim? Maliit na bata siya, madali po ay may mga kakayahan na magkaroon ng resilience. Pero ang mahirap dito yung tinatawag nating long-term effect. Dahil kasi ang feeling niya palaging maltreated siya. Pwedeng mag-lead to depression, yung mag-lead na mag-a-isolate siya, hindi na siya magta-trust sa ibang tao, magiging matatakutin. Yun po yung mga psychological effects. Dahil po sa sexual abuse po, nung bata po ko nangyari po, nagkaroon po ko ng... denial po. Traumatic po siya sa akin. Di ko po masing. Ano po ito nagagamot, Doktora? Pwede po kagad ma-debrief or yung tinatawag natin magkaroon ng tinatawag na therapy or counseling. Ito yung ma-recognize niya na hindi po niya kasalanan. Kasi karaniwan po, lalo na kung threatened yung biktima, ang palaging sinasabi, papatayin kita o yung nasa-threaten yung buhay niya at kung hindi mo gagawin ito, papatayin ko yung magulang mo. Tapos yung growing up years niya, she started mga teen years niya, she started ang rebellious yung ugali niya. Akala ko naman, dala lang yan sa age niya na ganyan. Yun pala, meron pala talaga siyang nagdadaanan. Oo, may suffering pala siya. And we were fighting a lot. Talagang kasi may anger talaga siya eh. Ako naman, nagagalit ako kasi syempre, linalaban, sinasagot-sagot ako. Pangalawa, lalo na kung magkaroon ng depression, ito po yung tinatawag natin na baka mag-long term, yung post-traumatic stress disorder. Ang mahirap po dito kung magkaroon ng pervasive pattern of depression wherein may mild depression siya, tapos tuloy-tuloy po yun na kahit hanggang, parang magiging lifetime na siya. At yung din pong PTSD, pwede rin siya magiging lifetime and magiging major depression. It's weird.
hindi ko ma-explain ano yun. So I tried to delete the memory. Parang inaano po, kinakalimutan ko po. So tuloy-tuloy na po siya na talagang meron po siyang episodes of depression, meron pagiging irritable, at hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang yung behavior na manifested niya. Pero meron pa pong mga madaming konting-konting memories na nung patuloy ko pinapaliguan po ko nung papagin ko na hindi naman daw sana dapat. Ako pinapaliguan ng isang po, growing up. Pero dahil po, sinuksuko na po yung memories na yun sa mind ko. Hindi ko na matandaan. Hanggang po, recently po, nagkakaroon na po nung ano, yung flashback. Wala po pag pinag-uusapan ni Mami ng Rick. May mga flashbacks po. Nati-trigger po. Gusto ko po ako na sabihin sa kanya. Pero alam niya po yun na ayoko noon. Buong akala ni Rose na poprotektahan niya ang kanyang anak. Doon siya nagkamali. Magaling mag-manipulate ang kanyang uncle. It happened po to their house when my grandfather was hinihiram po nila ako sa mother ko. Grand uncle mo? Yes po. Yung weird niya po, nung naiisip ko ng bata, bakit ganun? Parang kakaiba siya. Ano bang ginagawa? Ambassador na ba siya yun nung panahon, nung niya? Ambassador na. Close ka rin sa kanya? Yes po, kami po yung close. Gaano ka ka-close sa kanya? Very close po. Nung bata po ko. Hinihiram niya lang siya ng family eh, sa akin. Kasi baby-baby, anak-anak-anak-anak-anak-anak. She like it kasi she's spoiled within the family. So ako naman, kahit meron akong nangyari na, nandun naman yung asawa eh, nandun naman yung mga anak, di ba? So, alam mo, safe siya. Yeah. So, iiyak siya kung di ko pinasama. So, oh, malayo. Hindi niya naiintindihan eh. So, alam niyo ba yung agony ko the whole night, di ako nakakatulog, naghihintay ako ng umaga, biyahe ako, kukunin ko siya dito sa paranya. Siya, minsan ayaw niya nang sumama sa akin. I stopped. Ako na po yung umayo. Nung 10 years old po, ganang age, na pumunta sa bahay nila. Kasi, hindi, iba na po yung pakiramdam ko. Kaya ngayon, ang bangungot ng rape na inilihim niya sa loob ng 44 years ay sumabog. At ang casualty ay kanyang anak. The more it was coming back to her memory, iyak siya ng iyak. Mm-hmm. Kaya nag-decide talaga kami to file complaint agad. Mm-hmm. Matik ka agad kami sa NBI. Ano ang dapat mangyari para sabihin na may rape na nangyari? Well, number one yan, kailangan pabili ko legal siya. Pangalawa, makikita naman talaga ng doktor doon kung anong status, nature ng ano doon sa loob. So, pero number one yan, ang testimony ng victim. Mm-hmm. Kung ang victim ay credible, ay pinananiwalaan ang Oscado. Nang malaman ni Ambassador Tejano na nag-iimbestiga na ang National Bureau of Investigation, nagsimula na siyang maglaho sa eksena. Nakasampa na po sa piskalya ng Paranaque ang hablang sexual assault laban kay Ambassador Tejano. Mabilis na kumalat sa angkan nina Rose ang iskandalong iniwasan niya for the longest time. Pero mukhang pinaghandaan nito ni Ambassador. Sa tanda ko ito, kinuyo pa ako ng whole ano namin, ng whole clan namin. The whole clan. Kasi inihiya ko daw, unang-una, Ambassador yan. Binigyan ko daw ng sobrang kayan, pastor pa siya. Parang ginamit ko lang daw yung anak ko dahil hindi ko nakuha yung gusto kong mangyari. At yan ang dahilan kung bakit naisip ni na Rose na dumulog sa isumbong mo kay Tulfo. No wonder na yung mga rape victims talaga, yung mga abused women, mahirap sa kanilang process na pagdadaan. Alin, tawagan mo nga si Ambassador Tejano. So Papua New Guinea, di ba? Tawagan mo na ngayon. Papakunik po doon sa kanya yan, ikukunik siya. Opo. Pakunik lang sa Ambassador's residence. Tinatawagan namin ang mismong si Ambassador Tejano. Pero hindi namin siya makuha. Talaga bang atrasado ang komunikasyon sa Papua New Guinea o pinagtataguan na kami ni Tejano?
lumapit na po talaga kami sa inyo kasi ang media hindi niya na kayang patahimikin eh. Yan yung ultimate, ano na lang talaga namin, hope na manil itong taong to. Hindi titigil lang siyang bumukay, Tulfo, yung opisina ko. Hanggat hindi na ipababa, napapabalik sa Pilipinas si Ambassador para humarap sa kasong rape, mga halay. Ha? Tatlong biktima ng rape or sexual assault ang idinulog sa amin. At isa-isa lamang ang inaasikaso nilang gumawa noon. Ang unang akto ay nangyari noong 1977, 44 years ago. Yung 15 years ago na yan, papasok doon sa prescriptive period. Okay. So, ibig sabihin doon, pwede pa siya magsampa na dimanda. Ang problema niya dyan, yung credibility niya, dito sa bagong batas. Oo. Pero kung yan ay nangyari noon, nung bago ma-amend yung anti-rape law, ay papasok lang sa Acts of Lasciviousness yan. Oh, yeah, bandang 2007 eh, 2008. Oh. Yan nga. Ibig sabihin, ano, anak, 2007 siyang pinasok. Oh. Oh. Kailan ba yung Republic Act 8353? 1997, di ba? 1997? Oh. Oh, di pasok siya sa kasi 2007 eh ang nung hinalay siya eh. Pasok. Kasi yung RA 8353 ay 1997 ipinasa. Oh, pagka covered ka niyan, eh, pasok ka dito sa anti-rape na bago. For our part, sinamahan namin ang maginang complainants sa Presidential Anti-Corruption Commission sa pagsasapa ng kasong administratibo laban kay Tihano. Ang PACC ang may jurisdiction sa lahat ng presidential appointees mula sa cabinet members hanggang bureau directors, kasama na ang mga ambassadors. Sigahan natin yung mga appropriate para mag-release. For the administrative part po kasi, nasipan nyo ito, natanggal natin. Tapos ito pong criminal, nasa court naman ito eh. So, kukulong siya rito. Tapos ito, may media naman sa sumo. Dadali natin kay SOJ. Pagkahawak ng fiscal dito, dali natin sa mga. Epo. Basta lalay po kami sa inyo. Kung may mga pananakot niya, pati security po ninyo, we will assist. Saka kung ano influence ang kaya niyang exert dito sa gobyerno, natapatan natin. Epo. Saan dito kami ni Sir Moon? Thank you very much. Napilitan nga ako may lipat ng bahay kasi sabi ng NBI, pinupunta kasi po ako ng brother ko. Brother ko na kakampi nila kasi mga napapuran. So he was coming to our house, yung nagsaspy siya eh. Sa puntong ito, maliwanag na po, ang mga biktima ng rape ay hindi dapat tumahimik. Otherwise, lalong lalakas ang loob ng mga rapist. Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo. Serbisyo publiko ng isumbong mo kay Tulfo. Mga wanted sa batas. Serbisyo publiko ng isumbong mo kay Tulfo. Hinahanap ang mga nawawala.